Ouch! Aray! Masakit yun. Mukhang hindi susuko ang mga ito sa mga ginagawa nilang ito ah. Kahit na ilang aray pa, kahit na ilang ouch pa, kahit pa ilang masakit yun ah, ang mararanasan nila. Kung ikaw kaya ang nasa kalagayan nila, susuko ka ba? At magrereklamo ka ng, aba, masakit na masyado. Kung ngayon ka lang na-expose sa ginagawa mo, hindi mo talaga sa ulado yan. At sure akong masasaktan ka lang dyan, sigurado kung may mga mararanasan kang ngayon mo lang mararamdaman tulad ng video na ito. Kung panonoorin mo ng marami-raming beses pa nilang mararamdaman ng sakit, mahaba-haba pa ang sakitan. Pero alam mo, hindi sila susuko, hindi sila aayaw dahil meron silang gustong mangyari sa kanilang buhay. Kaya sumusubok sila ng bago. Ang aray na nararanasan nila ay bahagi ng plano. Ganun din sa ating buhay. Kung may gusto tayong makamit, kung may gusto tayo sa buhay, dapat handa tayong masaktan, handa tayong mahirapan. Huwag nating tingnan ang nararanasan natin bilang parusa. Kasi may gusto tayo sa buhay. Tingnan natin ito bilang bahagi ng isang tagumpay natin. Ang lahat ng nararanasan mo ngayon ay kailangan mo sa tagumpay na gusto mo. Palalakasin ka ng hirap na nandyan ngayon. Magiging matalino ka dyan. Mas magiging mabuting tao ka dyan. Doon mo lang ma-appreciate ang tagumpay pag talagang pinaghirapan mo ito. Patunayan ito sa pakikipag-usap sa isang matagumpay na tao. Hindi niya ikukuwento kung kailan nagtagumpay na siya. Hindi niya ikukuwento nung siya ay nasa taas na. Kung hindi, ang ikukuwento niya kung ano ang mga naranasan niyang hirap, yung mga naranasan niyang sakit. At may mga kwento siya na konti na lang susuko na siya nung panahon na yun. Pero pinili niyang isipin ang plano niya na maganda para sa sarili niya at pamilya. Alam mo, may mga kwento ng mga tao na sumuko sa buhay dahil nahirapan. Kung alam lang nila kung gaano sila kalapit sa tagumpay na gusto nila. Kung alam lang nila kung gaano na lang kaiksing oras ang kailangan para makamit nila ang gusto nila. Tandaan, ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Huwag kalimutan ang mga nararanasan mo ngayon kasi lahat ng yan ay magagamit mo sa tagumpay na hahawakan mo. Pwedeng isang buhay na tagumpay, bahay, kotse o kalagayan sa buhay na sure akong hindi lang para sa'yo o para sa asawa at anak mo o mga anak mo, kung hindi buong pamilya mo, kapatid mo, magulang mo o mga taong malalapit sa'yo. Walang ayawan dahil kung para sa kanila yan, alam ng Diyos yan. Alam niya ang lahat-lahat. Ialay ang bawat araw sa kanya para ibigay niya ang tamang tao na tutulong sa'yo. Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight." Makipag-usap sa Diyos at ialay ang plano at pangarap sa Kanya at tingnan ang lahat ng nangyayari bilang paghahanda sa magandang plano niya para sa iyo at pamilya mo. Thanks for watching this video. Subscribe na po sa aking channel ha, Dennis Antenor Jr. YouTube channel, para kung may bagong video e ma-notify ka. Isa ka sa mga unang makapanood ng video. Thank you for watching again and God bless you.